Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Naranasan mo na bang tumayo sa sarili mong paa nang walang umaalalay sa'yo? Ito yung punto ng buhay natin na tayo ay mag-isang sumasabak sa mga suliranin. Marahil eh marami po sa inyong mga single mom dyan ang nakaka-relate. Yan ang kwentong ating babasahin sa araw na ito. Kwento ng ating kabarangay na isang single mom na nagpapatago sa pangalang Maria. Ano kaya ang mga pagsubok na kanyang dinanas at napagtagumpayan kaya niya ang pagiging isang single mom? Ating pakinggan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa inyong Barangay Love Stories. Dear Papa Dudot, marahil ay narinig niyo na ang kasabihang ang taong maswerte sa kanyang karerang napili ay siya namang kabaligtaran pagdating sa larangan ng pagmamahal. Ito ang madalas kong sambitin sa aking pag-iisa. Isa po akong single mom, 29 years old at bata pa lang ako ay nahilig na ako sa romantic movies at love songs. Kaya nga madalas akong kantsawan ng aking mga kapatid na baduy daw ako at manang. Dahil kahit pagdating sa pananamit ay masyado raw akong baduy. Ako po si Maria at nais ko pong magbahagi ng kwento ng aking buhay sa inyong mga tagapakinig nang sa ganon ay mabigyan sila ng lakas ng loob at bagong pag-asa sa buhay. Hindi po ninyo ako regular na tagapakinig, pero nang minsan kong napakinggan sa isang taxi ang inyong programa, agad pong nakuha ang aking atensyon at binuksan ko ang aking puso't isipan sa aking mga narinig sa inyong programa. Kaya naman mula noon ay madalas na akong nakikinig sa Barangay Love Stories. At eto ang naging dahilan ko para ako ay sumulat sa inyo. Lumaki po ako sa isang maayos at buong pamilya. Ang buhay namin ay simple lamang. At di naman kami marangya pagdating sa aming pamumuhay. Pero naging masaya naman kami at nakakakain ng higit sa 3 beses sa isang araw. Ang amain ko ay isang alagad ng batas, kaya medyo mahigpit at istrikto ang tatay ko pagdating sa pagpapalaki sa aming magkakapatid at dahil 3 kaming babae. Naalala ko pa ang madalas na ibahagi ng Nanay Sheila ko sa aming magkakapatid kung paano sila nagkakilala ni Tatay Boy. Si Tatay Boy ay galing sa may kayang pamilya. At istrikto rin dahil siguro ang lolo ko na siyang tatay ni Tatay Boy ay isa ring alagad ng batas. Masasabi ko maginhawa ang kanilang buhay dahil lumaki si Tatay Boy na may tagapag-alaga sa kanya. Si Tatay Boy ay pangalawa sa 5 magkakapatid. Ang sumunod sa kanya ay ang aking tiyuhin na isang pulis din at nakapag-asawa ng may kaya rin sa buhay. Ang sumunod naman sa kanilang magkakapatid, ang pang-apat ay isang mas mahina ang loob at hindi naman natuloy sa pagpupulis. Naging isang empleyado sa mga factory. At ang bunso nila ay isang babae na sa sobrang istrikto ng kanilang pamilya, ni Tatay Boy ay siya namang nagtulak para siya ay makapag-asawa ng maaga sa edad na 15 taong gulang. Si Tatay Boy ay matanda sa aking Nanay Sheila ng 13 years at sa isang lugar din sila Nanay Sheila at Tatay Boy lumaki. Si Tatay Boy ay naging kaibigan ng Lolo Bird ko na siya namang ama ng Nanay Sheila. At dahil magkaibigan sila ni Lolo Bird at Tatay Boy, ng mga panahong yun ay naging madalas silang nagkikita. At hindi naman nagtagal ay nagustuhan ng Tatay Boy si Nanay Sheila. Si Nanay Sheila naman noon ay 17 years old at panganay sa 5 magkakapatid din. Si Nanay Sheila ay nasa kasagsagan ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong sekretaryal. Naging malapit sila ni Nanay Sheila at madalas pagkalabas ng eskwela ni Nanay ay sinusundo naman siya ni Tatay Boy. Hanggang sa dumating sa edad na 18 years old si Nanay Sheila at dahil siya ay panganay, ginastosan ang kanyang kaarawan ng aking mga lolo at lola. Maraming nagkagusto sa Nanay Sheila dahil siya ay maporma at maganda ang kutis. Maaliwalas din ang kanyang mukha. Kaya naman noong naging legal na ang edad ni Nanay Sheila ay naging sila na ni Tatay Boy nang hindi alam ng mga lolo at lola ko. Kaya lang ay hindi nagtagal ay napabalita na nagdadalang tao na si Nanay Sheila sa kanilang lugar. Kaya naman ang mga lolo at lola ko ay talaga namang hindi pumayag na hindi papanagutin si Tatay Boy. Pero si Nanay Sheila ay halos kumontra dahil sadyang nagkakalaman lang daw siya at tumataba. Pero kahit pa ganon ang kanyang pagkontra, masyadong istrikto noong araw kaya nauwi pa rin sa pagpapakasal si Tatay Boy at Nanay Sheila.
Simula nang nagpakasal sina Nanay Sheila ay nanirahan na sila sa bahay nila Tatay Boy kasama ang mga magulang at kapatid ni Tatay Boy. Isang taon ang lumipas at nagsilang si Nanay Sheila ng isang batang babae na pinangalan ng Melba. Maayos naman ang kanilang pamumuhay at hindi rin agad nagtagal ay nasundan ang kanilang anak na si Melba ng isa pang batang babae at pinangalanan naman nilang Maria at ako na yon. Lumaki kaming magkakapatid sa bahay nila Tatay Boy kasama ng iba naming mga pinsan na lagi rin namang hindi kasundo at kaaway. Kaya madalas ang ginagawa na lang ni Nanay Sheila ay paakyating kaming magkakapatid at doon na lang namin ibuhos ang aming oras habang hinihintay namin si Tatay Boy. Masipag si Nanay Sheila. Linis dito, linis doon. Masasabi ko na napakaswerte namin kay Nanay Sheila kasi hindi niya kami hinahayaang lumaki na madunges at palamura. Madalas kasi sa bahay ng lolo at lola namin ay magulo dahil lagi nag-aaway ang mga kasama namin sa bahay, ang mga bata at mga pinsan din namin. Pero hindi rin natagalan ni Nanay Sheila kasi lagi na lang siyang sinisita ni Lola Epang. Lagi siyang nilalait at pinapagalitan. Kaya kinausap ni Nanay Sheila si Tatay Boy na kung maaari lang ay ibukod na kami ng bahay para nang sa ganun naman ay makakilos kami pare-pareho. Kaya itong si Tatay Boy ay agad-agad na nakahanap ng malilipatan namin. Sa pinsan ni Tatay Boy kami nakahanap ng matutuluyan at dahil maraming pinto naman sa kanilang lugar ay inupahan namin ni Tatay Boy ang isang pintuan. Pero hindi naman maayos yung nalipatan namin kaya nagawa pa ni Tatay Boy na ipagawa ang bahay. Naaalala kong magpo 4 years old pa lamang ako noon noong lumipat kami sa apartment. Maganda ang aming naging pamumuhay. Nagkaroon kami ng maayos at malawak na lugar na pwede namin paglaruan nang hindi kami kailangan mag-away para makapaglaro. Hindi man ganong kalaki ang kita ni tatay ay kahit papaano maayos kaming nakapag-aral at sakada magbubukas ang klase ay bago ang aming gamit sa eskwela. Habang lumalaki kaming magkapatid ay medyo nararamdaman na rin namin na nagigipit kami. From private school ay nalipat kami ni Ate Melva sa isang public school. Bagay na hindi namin maunawaan kung bakit ganon. Sa kabilang banda ay maayos naman ang amin na lipatang school. Nagkaroon kami ng maraming kaibigan at hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ay medyo maganda naman ako at maputi, palangiti pa. Kamukha ko nga daw ang Nanay Sheila. Bata pa lang ako noon ay lagi na akong bitbit ni Nanay Sheila sa mga lakad niya. Sa tuwing pupunta kami sa palengke o meron siyang ibibentang bagay na pwede rin siyang kumita. Hanggang sa nakagraduate kami ni Ate Melba sa elementarya at dahil nauna siyang mag-high school ay nagkahiwalay na rin kami ng papasukan skwelahan at isa siyang scholar. Ako naman ay nakapasok sa school na napili ko. Nagtuloy-tuloy sa high school at dito na nagsimula ang mga manliligaw ko. Malapit talaga ako sa mga lalaki kong kaklase kaya hindi nagtagal ay nakagawa kami ng samahang magkakaklase. Majority sa mga kasama namin ay lalaki at ilan lang kaming babae. Dito ko rin nakilala ang best friend kong si Juliet na naging ka-close ko. At simula noon ay nagturingan na kaming mag-best friend. Madalas after na klase namin ay nagstay muna kami sa quadrangle ng school namin at nagtutugtugan ng gitara. Nakalapag ang mga gamit at may hawak pa kaming song hits. Nakaupo lang at tawanan at kantahan. Madalas nagpapalipas muna kami ng isang oras para sabay-sabay kaming mag-uuwian. Kasama namin sa grupo si Randy na napakagaling tumugtog ng gitara at madalas na tinuturuan niya si Mark at si Romel na kagrupo rin namin. Andyan din sa grupo namin si Alan at Daniel na barkada rin namin. At dahil sa sobrang close namin, ang mga nagbabalak na manligaw sa aming mga girls ay nahaharangan ng mga boys ng mga kaibigan namin. Tumagal ang samahan namin hanggang umabot kami ng 4th year high school. Pero kahit hindi na kami magkakasama sa isang klase, ay ganun pa rin ang sistema. Pagkatapos ng klase ay nag-aantayan kami para sabay-sabay mag-uwian. Dahil maluwag naman ang Tatay Boy at Nanay Sheila ay napapayagan naman ako na makasama ko ang mga kaibigan ko. Madalas pa nga ay nagpupunta sila sa bahay. Doon na kami lahat nagpapalipas ng oras o minsan ay nagawa ng mga projects namin sa school. Dito na rin nagsimulang magkagusto ang ibang kaibigan namin sa best friend ko at sa akin.
Pero dahil pakikipagkaibigan lang talaga ang nararamdaman namin, ay wala kaming naging karelasyon sa mga kabarkada namin. Kaya ang mga lalaking barkada ay nagsimula na rin magkaroon ng kanya-kanyang mga love life o karelasyon. Pero sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga karelasyon, pagdating ng JS Prom, kami pa rin ang magkakasama. Minsan pa nga kami ng best friend ko ay napagkasunduan namin na sagutin namin ang manliligaw namin kahit hindi namin eksaktong mahal. Gusto lang din namin masubukan kung talaga bang natuturuan ang puso. Pero isang buwan lang ang lumipas, nakipaghiwalay na rin kami ng best friend ko sa mga sinagot namin dahil hindi nga naman effective ang pagtuturo sa puso. Nakontento kami sa barkadang meron na lang kami. Hanggang dumating sa punto na ako na ang nagkakagusto sa isang taong naging kaklase ko noong second year high school. Matagal nang may gusto sa akin si Gian. Pero dahil hindi pa ako ready makipagrelasyon ng panahong yon ay hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Kaya nga noong nasa fourth year high school na ako ay nagdapat ako sa best friend ko na may tao akong gustong pakiramdam ko ay mahal ko na. Yung taong yon ay walang iba kung hindi si Gian. Dumating din sa punto papadudot na sinasama namin sa grupo si Gian at dahil hindi naman nagbago ang kanyang damdamin para sa akin, sinubukan namin magkaroon ng relasyon. Masaya naman kami pero dahil ang priorities namin pareho ay ang pag-aaral ay naging parang ordinaryo lang ang samahan namin. Isa sa mga napakalungkot na alaala ko ay nag-JS prom kami habang busy si Juliet sa kanyang pagrampa sa stage dahil siya ay kalahok sa prom queen. Ako naman ay siyang nag-iimo dahil hindi man lang ako pinansin ni Gian. Hindi man lang ako naisayaw sa prom namin. Kaya naging malungkot yung mga panahong iyon. Pero after namin noon ay nagpaliwanag sa akin si Gian na hindi naman niya sinasadya na hindi niya ako sipotin sa prom. Nagkataon lang din na marami silang pinagkakaabalahan ng mga oras na yon dahil isa siya sa mga coordinator ng prom. Nagpatuloy naman ang relasyon namin ng hindi alam sa bahay. Yun ay dahil sa takot din naman akong malaman sa bahay namin. Kami lang na mga kaibigan ko ang nakakaalam. Ang alam ko ng panahon yun ay gustong gusto ko si Gian. At kahit mura pa lang ang edad ko noon ay pakaramdam ko, mahal na mahal ko na siya. At dahil marami akong gustong matupad na pangarap ko, ay sinubukan ko ring mag-apply ng trabaho sa isang computer shop. Kaya habang nag-aaral ako ay napagsasabay ko ang pagtatrabaho ko bilang tagabantay sa computer shop. Simula noon ay nabawasan na ang panahon ko sa mga kaibigan ko at best friend. Dahil sa tuwing matatapos ang klase namin ay nauuna na ako sa kanilang umalis para maghanda at dumiretso sa aking part-time job. Wala din akong masyadong panahon kay Gian. Ganon din naman siya. Hatid lang sa sakayan ng madalas naming pagsamahan. Minsan ay sinusundo rin niya ako sa aking pinapasukan. Pero madalang lang. Marami kasi siyang ginagawa sa klase dahil isa siya sa mga matatalino. At dumating pa sa punto na hindi rin ako masaya sa piling ni Gian. Sa kadahilanan siguro na hindi ko maramdaman na may karelasyon ako. Pero dahil nga sa palakaibigan naman ako, ay mayroon naman akong ibang mga nakakausap at nakakasundo sa eskwelahan. Bukod kay Juliet, isa rito ay si Andre. Kaibigan ko sa ibang section. At dahil siya ang sumbungan ko ay madalas ko siyang makita at makasama. Hindi rin nagtagal ay umamin siya sa akin na may pagtingin siya sa akin. Sa kabila ng alam niya na karelasyon ko si Gian. Pero hindi naman agad ako nagpadala sa pagmamahal ni Andre sa akin. At nanatili lang kaming magkaibigan. Malapit nang matapos ang klase at abala na ang mga kaibigan ko sa paghahanap ng kanilang papasukan sa kolehiyo. At kasabay nitong pagtatapos ng high school ay siyang binala ko na rin na tapusin ang relasyon ko kay Gian. Una, dahil hindi ko naman nararamdaman ang relasyon namin. At pangalawa, hindi ko kayang sabayan ang nakasanayan niyang puro review at aral. Kaya kahit masakit ay naghiwalay na lang kami. Pangalawa, sa malungkot na naalala ko nung high school ako ay yung graduation namin. Dahil ito na ang simula ng paghihiwalay namin ng magkakaibigan. Kami rin ang best friend ko ay magkakalayo na rin dahil nabalitaan ko na lilipat na rin sila ng bahay at malalayo na siya sa akin. Totoo nga ang sinasabi ng mga matatanda na ang high school ang pinakamasayang alaalang maiiwan sa iyong panahon. At dumating na ang panahon ng aming paghihiwalay. Graduation naming lahat. Pagkatapos namin makipag-celebrate sa mga magulang namin ay kami-kami namang magbabarkada ang nagsimulang magsama-sama to celebrate.
kwentuhan ng mga pangarap, mga planong gawin sa kolehiyo. Hindi rin nagtagal ay natapos na ang araw na yon at ang mga sumunod na araw ay balik trabaho pa rin ako sa pinapasukan kong part-time job. Kaya kahit papaano ay madali naman akong nalibang sa aming paghihiwalay. At dahil bakasyon ay madalas na kinukuha kami ng mga tiyahin namin at pinagpapaalam sa nanay Sheila na doon kami munang magbabakasyon sa probinsya. May mga nakilala ako na grupo doon at madalas ay kasama ng aking tiyuhin. Hanggang sa nalaman ko na may gusto sa akin ang kapitbahay ng aking tiya. Andrew ang kanyang pangalan. 7 taon ang agwat niya sa akin at dahil bakasyon na rin naman ay wala akong trabaho. Maluwag ang oras ko sa panahon ng pagbabakasyon. Dahil nagpakita na rin ng interes itong si Andrew ay sinubukan naming magkaroon ng relasyon na siya namang binalita ko kay Andre na may boyfriend na akong bago. At simula noon ay nawala na ulit kami ng komunikasyon ni Andre. Maayos rin naman ang komunikasyon namin dalawa sa telepono at dumating ang araw na kailangan ko nang bumalik sa aming lugar para makapagpatuloy ako ng pag-aaral sa kolehiyo. Dumating din ang pagkakataon na si Andrew ay sinusundo ako sa university namin. Maayos naman ang pagkikita at nakakapasyal pa kami sa mall at nakakapanood ng sine. Sa madaling sabi, nakikipag-date na rin ako. Ngayon ko lang naranasan na makipag-date talaga sa taong gusto mong makasama. Pero dahil hindi naman talaga siya taga Maynila, ay bihira lang kaming magkita at magkasama. Madalas lang ang aming komunikasyon sa telepono. Pero dahil malayo ang agwat ng edad namin, ay madali niya akong naiintindihan sa pag-uugali ko or pagiging isip bata. Naging masaya ang aming relasyon at nakontento naman ako sa relasyon namin na madalas ay sa tawag at sa text lang nag-uumpisa ang araw at natatapos. At dahil simula na ng klase sa college, talagang naging madalang ang komunikasyon namin ng mga kaibigan ko. Pati si best friend Juliet, bihira ko na ring makausap. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral sa kolehiyo at dahil nalilibang naman ako sa bago kong mga kaibigan, sa kurso ko, masaya na rin naman ako na natatapos ang araw hanggang sa dumating ang sem break namin. Excited ako sa sem break namin para makabalik ng probinsya. Sa tiyahin ko at para madalas ko nang makita si Andrew. Kaya nang magsisimula na ang sem break sa aking eskwelahan ay nagsimula na akong magpaalam sa nanay Sheila ko at tatay Boy na babalik ako ng probinsya para magbakasyon. At dahil wala naman akong ginagawang kahinahinala at kalokohan sa bahay, agad naman akong pinayagan ng mga magulang ko. Habang si Ate Melba naman ay nasa kanyang college university at sa mga kaibigan niya, dumating ang kinakatakutan ko na hindi pagpaparamdam sa akin ni Andrew. Yun yung kahit nasa probinsya na rin ako ay siya namang hindi madalas na nagpapakita at nagpaparamdam. Yun ang simula papadudot ng paglalabuan namin ni Andrew. Nag-alala ako kung anong posibleng mangyari sa amin. At dumating na nga ang araw na nagkita kami ni Andrew at nagkausap tungkol sa biglang walang komunikasyon sa kanya. Umamin na rin sa akin si Andrew na dumating at nagbabalik ang kanyang naging karelasyon noon. At since bata pa naman daw ako at hindi naman kami legal sa pamilya namin ay pipiliin niya ang bumalik sa dating niyang GF. Since halos magkaedad naman sila nito at wala naman talaga akong kayang ibigay sa kanya kung hindi ang salita na mahal ko lamang siya. Tinanggap ko ang pakikipaghiwalay ni Andrew, mga kabarangay. Yun ay maluwag sa aking puso kahit pa pagkatapos namin mag-usap ay nawala na ako ng sigla sa pananatili ko sa bahay ng aking tiyahin. Hindi rin nagtagal ay nag-decide na rin akong bumalik sa bahay namin na hindi ko pinapahalata na may nangyaring kabiguan sa akin sa probinsya ng aking tiyo at tiya. Papadudot, ang sakit-sakit na mga pangyayari sa akin. Kahit ba sabihin mo na bata pa lang ako, nagsimulang makipagrelasyon ay walang ibang masasakit pa kung ikaw ay hindi piliin ang karelasyon mo. Kaya pagkabalik ko sa Maynila, tinawagan ko kaagad si Andre para makipagkwentuhan at sabihin sa kanya ang nangyari sa pakikipagrelasyon ko na nauwi lang sa kawalan. At dahil magpapasokan na rin naman ay bumalik na lang din ako sa pagpa-part-time ko at pagbabantay sa dati kong pinapasukang computer shop. Nagtuloy-tuloy na lang ako sa aking pag-aaral at pakikipagkomunikasyon muli kay Andre. Hindi rin nagtagal ay nagalit sa akin si Andre at nag-decide na
Lalayo na lang siya sa akin dahil mahirap para sa kanyang tanggapin na kaibigan lang ang meron ako para sa kanya. Pero noong naisip kong lalayo na sa akin si Andre, at siya na lang ang nag-iisa kong kaibigan, ay natakot ako. Ilang linggo or buwan pa ang inabot ng hindi namin pag-uusap dalawa. Kahit kapag natawag sa akin si Andre, hindi ko halos sinasagot. Ang panahon ng pananahimik ko ay siyang naging daan para maisip ko ang pagmamahal at pagpapahalaga sa akin ni Andre. Kaya nang maalala kong puntahan ni Andre ng araw ng mga puso, ay hindi na rin ako nag-inarte at sinabi ko sa kanya na patawarin niya ako sa nagawa kong pangbabaliwala sa kanya. At kung tatanungin niya ako ulit kung bibigyan ko ba siya ng pagkakataon, ay may isasagot na ako sa kanya. Dahil hindi naman ako nawawala ng pag-asa na makahanap ako ng tunay na lalaking magmamahal sa akin. Kaya naman nang nakapag-usap kami sa telepono ni Andre at tanungin niya ako, ay agad ko namang tinanggap ang pagmamahal niya para sa akin. At dahil 18 years old na ako, medyo malakas na rin ang loob ko na dalhin siya sa buhay at makilala ng Nanay Sheila at Tatay Boy ko. Alam ko rin naman na kahit papaano ay susuportahan ako ng aking mga magulang at papahintulutan, tulad na lang ng pagiging maluwag nila kay Ate Melba. Kinabukasan ay agad kaming nagkita para gawing formal ang lahat sa amin. At dahil naging magkaibigan rin kami, komportable naman akong pumunta sa bahay nila. Napakasaya ng araw na iyon, Papa Dudot. Ang tanging natakbo lang sa isip ko noon ay bakit ngayon ko lang sinubukan ang pagmamahal na kaya niyang ibigay sa akin. Kaya nang pagkarating ko sa bahay nila, agad niya akong pinakilala sa mga taong nasa bahay nila. Doon pa lang ako nagsimulang makipag-holding hands sa kanya at marami kaming napag-uusapan na kung ano-ano lang. Mga bagay na tungkol sa akin at mga bagay na tungkol sa kanya. Siyempre, agad ko namang ibinalita ito sa aking best friend na si Juliet. Kahit na malayo na siya sa akin at sa cellphone na lang kami nakakapag-usap. Pero hindi naging madali ang lahat dahil marami rin pala kaming pagkakaiba ni Andre. May mga madalas kaming pag-awayan, lalo na't lumabas na ang pagiging siloso niya. Kahit sa kanino ay nagsiselos at nagdududa. Pero pagkatapos naman ng hindi namin pagkakaunawaan ay agad naman kaming nagkakabate at lagi nga sinasabi sa akin ni Andre na masyado lang niya akong mahal kaya ganun siya magselos. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang aming relasyon. Minsan na rin niyang napagtapad sa akin, Papa Dudot, na may babaeng may malaking pagkakagusto sa kanya at madalas siyang pinupuntahan sa bahay. Dahil feeling ni girl ay GF siya ni Andre. Pero dahil wala naman talagang nararamdaman tong si Andre sa kanya, ay madalas na tinatakasan ni Andre si May. Oo mga kabarangay, si May ang babaeng malaki ang gusto sa kanya at nang malaman niyang may girlfriend na si Andre, ay nagwala ito sa bahay nila. Nagwala siya sa bahay nila Andre habang andun ang ibang kaklase ni Andre, para sana surprisein si Andre sa kanyang birthday. Pagkatapos na ipagluto at maganda sa bahay nila ay pinagkatapon niya ito. Nangyari ang lahat ng ito nang wala si Andre dahil kami ang magkasama para i-celebrate ng kanyang birthday. Masaya naming natapos ang gabi para i-celebrate ang birthday niya. Napag-usapan din namin na tapusin na niya at kumprontahin na lang si May para hindi na umasa ang babae. Pero para kay Andre ay sapat na yon at ayaw na niyang dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ni May. Hindi rin naman nagtagal, after na makumpronta ni May si Andre ay inamin na nga ni Andre na may GF siya. At simula noon ay hindi na bumalik sa bahay si May. Sa totoo lang, Papa Dudot, masayang masaya ako dahil alam ko at secured ako sa pagmamahal ni Andre para sa akin. Kahit na alam kong may pagkakaiba kami at madalas na nagtatalo, ramdam ko ang tunay na pagmamahal niya para sa akin. Lumipas ang ilang buwan at patindi ng patindi ang pagtatalo namin. Minsan gusto ko na lang nabitawan ang aming relasyon pero agad naman akong hinahabol ni Andre para huwag matuloy ang paghihiwalay. Lahat na lang kasi nang mapapalapit sa akin ay pinag-iisipan niya na may gusto agad sa akin. Ito na yung period na nasasakal na ako sa pagiging mahigpit niya. 3 taon ang inabot ng aming relasyon na gano'n ang sistema. Away, bate. Pero ilang araw lang eh nagkakabalikan na kami kasi nga hindi niya hinahayaan na talagang magkahiwalay kami. Hindi ko alam, Papa Dudot, kung matutuwa ba ako o maiinis sa nangyayari dahil away-bati nga kami
at nasaktong aalis siya ng bansa. Sinubukan pa rin namin ang relasyon namin. Kaya lang, nang makarating na siya sa ibang bansa para subukan ang kanyang swerte sa pagtatrabaho doon, ay mas lalong nagpahirap iyon sa kalagayan namin. Hindi na rin kami nakakapag-usap. Madalang na, kaya nakipaghiwalay naman ako sa kanya kahit na alam ko na mahal ko siya. Papa Dudot, nakaramdam ako ng kalayaan sa buhay ko nang magpunta siya sa ibang bansa. At ngayong malayo na siya ay madali na akong nakakawala. Ilang buwan na rin kaming hiwalay at dahil masyado akong na-depress at nalungkot, sinubukan kong maglalabas at makipagkilala sa mga ibang tao. Meron akong nakilala sa isang party na kaibigan ng kaibigan ko na isang businessman. Ang pangalan niya ay Limuel. Naging maganda ang simula ng pakikipagkaibigan ko kay Limuel. Hindi ko na malayan na simula din pala yon na magkakagusto siya sa akin. At dahil na rin sa paniniwala ko na mayroon talagang nakalaan para sa akin, ay nagbigay ako ng pag-asa kay Limuel. At habang nagsisimula ang magandang pagsasamahan namin ni Limuel, ay hindi na rin ako nakipag-usap pa kailanman kay Andre. Nagsimula na ang kanya-kanya naming buhay. Pero sa kabila ng bagay na ipinapakita ni Limuel sa akin ay minsan, nasasagi pa rin sa isipan ko si Andre na siya na lang sana ang kasama ko sa tuwing may maganda at masayang nangyayari sa akin. Hindi ko na rin pinatagal at binigyan ko ng pagkakataon na sagutin si Limuel. At dahil isang taon na rin naman akong nakapagtapos ng pag-aaral at nagsisimula na akong magtrabaho sa isang opisina ay hindi na ako pinaghihigpitan sa bahay at legal na ang lahat ng pakikipagrelasyon. Kaya ang relasyon namin ni Limuel ay maayos naman. Madalas kaming magkasama at magkita. Dumating din sa punto na minsan ay sumasama ako sa kanya para mag-overnight. Mag-iisang taon na kaming magkarelasyon ni Limuel. At kung minsan ay labis ang pag-aalala sa akin ni Limuel dahil napansin niya ang pagiging matamlay ko at pagbabago ng katawan. Madalas na masama ang aking pakiramdam. Nagsusuka at nahihilo kaya naman agad niya akong dinala sa ospital. Maria, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Naku Limuel, huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako, na-stress lang ako sa trabaho at napapagod. Pero wala to, pahinga lang ang kailangan ko. Ilang araw na kasi kitang napapansin na namumutla at nagiging matamlay. Nag-worry lang ako sa'yo, baka kung anong nararamdaman mo. Mabuti pa yung magpa-check up ka ng maagapan. Pagod lang to, kapag hindi pa nagbago ang pakiramdam ko, mamaya pupunta na ako ng ospital. Sige na, tumuloy na lang tayo sa pagkain habang mainit pa to. Pero hindi pa nakakalahati ang aking kinakain ay agad naman akong nagkatakbo papunta ng CR at nagsuka. Maria! Maria, ano bang nararamdaman mo? Naku, iba na yata yung nararamdaman mo eh. Halika at pupunta tayo ng ospital. Huwag mo nang isipin ang mga gastos. Ako nang bahala. Ang natatarantang boses ni Limuel habang kinakalampag niya ng kinakalampag ang pintuan ng CR. Lumabas na ang laboratory test sa akin at pagkatapos akong maobserbahan ay doon din namin nalaman na ako ay nagdadalang tao. Papa Dudot, hindi ko alam ang magiging reaction ko. Masaya naman ako kay Limuel pero parang hindi pa rin ako kontento dahil si Andre ang hinahanap ng puso ko. At sa kanya ko lang nakita ang sarili ko na magiging masaya. Pero mabait si Limuel sa akin. Mature siya at naalagaan naman niya ako. Lahat ng hinahanap ko kay Andre ay nakita ko kay Limuel. Yun lang Papa Dudot, eh mas mahal ko pa rin si Andre at kung meron akong gustong mapangasawa, pagdating ng araw ay walang iba kung hindi si Andre yon. Hindi ko alam ang gagawin ko at gulong-gulo ang isipan ko. Wala naman akong dapat nasisihin sa mga nangyari sa buhay ko dahil ito ay resulta ng aking pagpapabaya. Pagkatapos naming malaman ang resulta ay pareho kaming natahimik. Kaya nang makabalik kami sa bahay ni Limuel, bukod sa tulala kami pareho ay sadyang nakakabasag ng katahimikan ang mga oras na iyon. Maria, anong gagawin natin? Hindi ko rin alam eh. Natatakot ako at nag-aalala sa mga sasabihin ng magulang ko sa akin. Malaki ang tiwala nila sa akin. Si Nanay Sheila at Tatay Boy. Natatakot ako na mabibigo ko sila at masasaktan. Maria, aaminin ko sa'yo na mahal kita at wala na akong hinangad na makasama at mapangasawa maliban sa'yo. Pero Maria, hindi pa ako handa ngayon para maging isang ama. Bumilog ang mga mata ko Papa Dudot nang marinig ko ito kay Limuel. Anong gagawin natin?
paano ko ito ipagtatapat sa mga magulang ko? Maria, may mga naipon ako at sapat lang yon para sa ating dalawa. Natatakot ako na magkaanak nang hindi pa ako handa. Ayaw ko maghirap ang pamilya ko. Hindi naman mangyayari yun eh. May trabaho naman ako at ikaw, may pera ka na rin namang naipon eh. Kakayanin natin to. Tama, Papa Dudot. Ako pa ang nagpapalakas ng loob ni Lemuel. Sa palagay ko'y nabigla siya sa magiging pagbabago ng buhay niya. Kaya ganun na lang ang kanyang naging reaksyon na magkakaanak na siya. Lemuel, dalawa naman tayong magpapalaki ng bata at magiging maayos ang lahat. Maria, mahal na mahal kita pero hindi ko alam kung kaya kong panindigan ang pagiging tatay. Hindi ko pa kaya. Anong ibig mong sabihin, Lemuel? Tanong kong nagtataka habang nakatitig sa kanya. Maria, ipalaglag mo na lang yan habang dugo pa lang at hindi pa bata. Nahihibang ka na ba, Lemuel? Kahit na hindi pa ito bata, may tibok na ang puso niya. Bakit natin siya papatayin? Huwag kang ma-attach dyan. Hindi pa naman baby yan eh. Madali pang mawala sa tiyan mo yan. Hindi ako papayag. Walang kinalaman ang bata sa tiyan ko. Tama, Papa Dudot. Gusto niyang ipalaglag ang batang dala-dala ko. Pero hindi kaya ng konsensya ko kahit na alam kong dugo pa lang siya sa akin tiyan. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang gagawin ko, Papa Dudot. Hindi ko rin malaman ang gagawin ko kung paano sasabihin sa mga magulang ko. Pinalipas muna namin ang ilang araw. Naging abala ako sa pagpasok sa trabaho habang si Lemuel ay madalas ding nalabas ng bahay at hindi ko alam kung saan nagpupunta. Nakakaramdam na rin ako ng kaunting pagbabago kay Lemuel. Hindi na siya kasing sweet tulad ng dati. Habang dumadaan ang mga araw at lumilipas ang linggo ay lalo na akong kinakabahan at natatakot kung paano ko ito sasabihin sa aking mga magulang. Si Ate Melba naman ay paalis na rin ng bansa para magtrabaho sa mas malaking kita. Ni hindi ko man lang nasabi sa kanya kung ano ang pinagdadaanan ko. Umabot na rin sa isang buwan ang dinadala ko at wala pa rin akong pinagsasabihan tungkol sa aking pinagdadaanan. Kaya nang hindi ko na makayanan ay agad kong tinawagan ang best friend kong si Juliet para sabihin sa kanya ang kalagayan ko. Nabigla si Juliet sa aking revelation pero hindi niya ako tinalikuran bagkos ay nagbigay pa siya sa akin ng mga tips na dapat gawin. Sinabi pa ni Juliet na dapat ko nang ipaalam ito sa aking mga magulang. Nang sa ganon ay hindi na ako mag-alala. Kaya hindi ko na rin pinatagal pa ang mga araw. Pagka-uwi ko sa aming bahay, naabutan ko si Nanay Sheila na nagluluto ng aming pananghalian. Habang si Tatay Boy naman ay nagkukumpuni ng mga sirang kagamitan sa may labasan ng aming bahay. Napansin ng aking Nanay Sheila na balisa ako at parang may gustong sabihin sa kanya kaya si Nanay Sheila na mismo ang nagbukas ng aming usapan. Sheila, anak, ano ba yan at parang hindi ka mapakali dyan sa pwesto mo? May problema ka ba? Yan ang tanong sa akin ni Nanay Sheila na hindi ko alam kung paano sagutin. Masyadong malakas ang kaba ko at nginig sa katawan. Nauutal ako sa pagsasalita kaya sa paghinga ko nang malalim ay agad na namutawi sa aking mga labi ang salitang, Nay, buntis po ako. Habang ako ay napayoko na lang bigla, si Nanay naman ay siyang nabigla at tandilat at namilog ang kanyang mga mata sa kanyang mga narinig na balita tungkol sa aking kalagayan. Ano ang plano mo? Si Lemuel ba ang tatay ng dinadala mo? Maya-maya naman ay biglang pumasok ng bahay si Tatay Boy mula sa labasan. Diretso siya sa kusina para magtanong kung luto na ba ang ulam. Nakita ni Tatay Boy na tulala at malungkot kami ni Nanay. Kaya naman biglang nagtanong si Tatay Boy, Sheila, Maria, may problema ba kayo? Bakit parang Biyernes Santo ang mga pagmumukha ninyo? Napatingin si Nanay kay Tatay, sabay balik ng tingin sa akin. Buntis si Maria, ang sabi ni Nanay Sheila. Naupo si Tatay Boy sa tabi ni Nanay Sheila at tuluyan na naming pinag-usapan kung ano ba ang aking magiging hakbang sa nangyaring ito. Kaya si Tatay ay nagtanong, alam na ba yan ang karelasyon mo? Ano ba ang balak ninyo? Magpapakasal na ba kayo kaagad? Yan ang bungad ni Tatay sa akin pagkatapos niyang marinig ang balita kay Nanay Sheila. Dahil nasimulan na rin naman ang pag-amin ko sa pinakamalaking kasalanan ko, tinuloy-tuloy ko na rin nasabihin ang aming napag-usapan ni Lemuel. Kahit ang usapan namin ay dalawa kaming magsasabi ng sitwasyon. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa na sabihin
hindi kami magpapakasal dahil lamang sa pagbubuntis ko. Nagulat ang Tatay Boy at Nanay Sheila sa nasabi ko. Hindi siyempre sila pumayag sa desisyon ko dahil hindi naman daw katanggap-tanggap na ako lang ang magsusolo sa resulta ng mga ginawa namin. Sabay dagdag pa ni Tatay Boy na dapat kaming dalawa ang managot. Hinanap niya bigla si Lemuel kung bakit hindi ako sinamahan para magsabi ng sitwasyon. Total ay di lang naman daw ako ang mag-isang gumawa nito. Sinagot ko na lang na pinangunahan ko na lamang po siya na magsabi dahil hindi ko kayang patagalin pa ang paglilihim sa aking sitwasyon. Nasabi ko rin sa kanila na ayokong magpakasal dahil lang nabuntis ako. Gusto ko kung magpapakasal ako, yun ay dahil pareho naming gusto. Hindi dahil sa isang aksidente kaya kami napilitang magpakasal. Naunawaan naman ako ng aking Tatay Boy na naging kakampi ko rin sa huli. Isa naman nga daw maging miserable pa ang buhay ko sa pag-aasawa ng maaga ay hinayaan na lang po nila ako sa aking naging desisyon. Nang matapos kaming mag-usap ng aking mga magulang, iniwan ko na sila sa aming kusina at dumiretso na ako sa aking kwarto para magpahinga. Pagpasok ko sa aking kwarto ay nakahinga na rin ako ng malalim dahil ang bigat ng lihim ko ay nasabi ko na sa pinaka-importanteng tao sa buhay ko na siyang kinakatakutan ko na baka hindi nila maintindihan at ako'y ipagtabuyan nila at hindi tanggapin ang kahihiyan ko. Pero Papa Dudot, maling-mali ako sa aking akala. Naging bukas sila sa kanilang pananaw sa aking kalagayan. At bagkos ay sila pang naging maunawain sa aking sitwasyon. Kaya naman agad kong tinawagan si Juliet para ipaalam sa kanya na nagawa ko na rin ang sinasabi niya sa akin. At tama siya sa kanyang ginawang pagpapayo. Natapos ang araw na iyon at ako'y payapang nakapagpahinga ng walang masyadong pag-aalala. Kinabukasan, balik ako sa realidad. Balik trabaho at balik sa pakikipagkita kay Lemuel. Sakto naman, bago ako pumasok noon ay dumiretso muna ako sa kanyang apartment para makausap siya at masabi sa kanya na alam na ng aking mga magulang. Nagulat na lang ako nang pagdating ko sa pintuan ng kanyang apartment. Habang hinahanap ko ang susi ng pintuan ay laking gulat ko na wala na ang mga susi ng pintuan. Kaya agad kong pinindot ang doorbell at sakto naman na nandun siya sa loob ng bahay para pagbuksan ako. Pinagbuksan niya ako na parang handa na rin siya sa mga itatanong ko. Kinuha daw niya ang susi sa aking keychain. Sabay naman ang aking pagtatanong sa kanya na bakit niya kailangan gawin ang mga bagay na yon nang hindi nagpapaalam sa akin. Sinagot niya ako, bakit daw kailangan niya pang magpaalam sa akin kung sa kanya naman ang mga susi na pinahiram lang sa akin. Nagulat ako sa mga salita niya sa akin. Pakiramdam ko'y wala na akong karapatan na pumunta sa apartment niya kung kailan ko man gustuhin. Sa kabila noon ay nanatili pa rin ako sa loob ng apartment. Sabay kaming kumain na parang walang kakaibang nangyari. At dahil tinapat na rin niya ako na mahal naman daw niya ako, pero andun pa rin ang pangamba niya na magkaroon ng pamilya na hindi pa bukal sa kalooban niya. Sa madaling salita, Papa Dudot, hindi niya kayang tanggapin ang magiging anak niya sa akin. Dito pa lang ay nakaramdam na ako na maghihiwalay na kami at ang pagsasama namin ay tuluyan ng magwawakas. Bago ako tuluyang umalis sa apartment niya para pumasok sa opisina ay naihatid pa naman niya ako, pero sobrang sama ng loob ko. Bakit may mga taong katulad niya na mas pipiliin ang pansariling kapakanan kesa kapakanan ng taong mahal nila? Marahil siguro ay hindi niya ako ganun kamahal at di habak na mas mahal naman niya ang sarili niya kesa sa akin. Papa Dudot, pumasok na naman sa isipan ko na wala siguro ngang nakalaan sa akin. Dahil nga sa ilang beses kong sinubukang magtiwala sa lalaki at mahalin sila, eh hindi naman sila talaga nagtatagal at natatapos ang aming pagsasama. May problema kaya sa akin kaya laging failed ang aking pakikipagrelasyon? O sadyang mahina lang ako at mabilis akong madala sa mga mabubulaklak nilang salita? Sa aking pag-iisa at pag-iisip ay nag-decide na lang ako na magpaalam na kay Lemuel. Lalayo na ako sa kanya at di na ako muling babalik sa kanyang apartment. Dahil sa mga nangyari at ramdam ko naman na hindi na ako welcome sa bahay na yon. Kaya mas mabuti na lang siguro na ilayo ko na lang ang aking sarili. Mas mabuti nang sa akin nilang manggaling ang paglayo. Kaya simula noong araw na yon, pagkatapos ko sa trabaho ay hindi na ako dumaan pa kay Lemuel. Ilang araw na rin ang lumipas at ganon ang aking naging sistema.
at siya naman tong tumatawag sa akin para tanungin kung pwede ba raw kaming magkita. Oo, Papa Dudot, nakikipagkita pa rin siya sa akin pero sa labas na lamang. Kakain kami sa labas at mag-uusap. Ganon ang sistema namin. Hindi raw niya kayang wala ako sa tabi niya. Nahihirapan daw siya sa setup namin kaya nais na lang daw niyang ibalik sa akin ang susi ng bahay para pwede pa rin akong pumunta sa kanyang apartment katulad ng dati. Pero Papa Dudot, sa pagkakataong ito, tumanggi na ako sa kanyang alok. Naging matigas na rin ako sa kabila ng kagustuhan ko na makasama siya. Dahil ayoko nang maulit ang pagtaboy niya sa akin. Kinaya kong huwag tanggapin ang kanyang alok. Kahit alam ko na masasaktan ko siya, pinakita ko na lang sa kanya na kaya ko at matapang ako. Hanggang sa natapos na ang araw ng aming pagkikita. Nakauwi na ako sa bahay namin nang biglang may narinig akong tumawag sa aking telepono. Agad ko namang sinagot ito kahit na wala pa sa phonebook ang pangalan ng natawag. Laking gulat ko nang pagkasagot ko ay pamilyar na boses ang aking narinig. Si Andre palang tumatawag sa akin. Hindi ko akalain na makalipas ang isang taon ay makakapag-usap kami. Dahil excited akong makasama siya, talagang pinilit ko na kausapin siya. Ang saya-saya naming dalawa nang marinig namin ang isa't isa sa telepono. At dahil malapit na rin ang birthday noon ni Andre, inagahan ko na lang ang pagbati ko sa kanya. Naaalala ko din ang pagpapasalamat niya. Meron nga daw siyang birthday wish na ako lang ang pwedeng magbigay ng katuparan. Nais niyang makipagbalikan. Dahil ako pa rin naman daw ang mahal niya at pinapangarap niyang makasama. Napaluha ako, Papa Dudot, sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang aking sitwasyon. Ayoko namang basagin ang kaligayahan na meron siya. Kaya hindi na lang ako nagsalita pa. Iniba ko ang usapan namin, nangumusta na lang ako ng kung ano-ano ang mga naging pagbabago sa kanya. Papa Dudot, nang ibabaw ang kilig at pagkamiss ko sa kanya. Sabik na ako sa kanya. Alam ko sa sarili ko kung gaano ko siya kamahal at hindi naman nagbago ang pagmamahal na yon. Ang hirap pala ng ganito, Papa Dudot. Yung magpapanggap kang wala ka namang nararamdaman sa taong mahal mo talaga. Alam kong magiging unfair ako sa kanya kung hindi ko ipagtatapat ang kalagayan ko at alam ko na sa gagawin kong pagtatapat sa kanya ay tuluyan na siyang masasaktan at lalayuan ako. Napadalas ang pagtawag niya sa akin. Napakarami ang kwentuhan namin. Gumagastos talaga siya ng pantawag sa akin para lang magkausap kami. Para umano makabawi sa isang taon naming pagkakahiwalay. Bakit ganon? Imbis na matapos ay parang nadadagdagan pa. Tulad na lang ng pag-aalala ko sa magiging reaksyon niya kapag sinabi ko na ang katotohanan. Ayoko siyang tuluyang mawala, pero sa kabilang banda ay kailangan kong tanggapin ang resulta ng aking mga piniling desisyon. Sa kabila ng mga nangyari sa aking buhay, nahihirapan pa rin akong tanggapin ang katotohanan na ako'y magiging isang ina, isang dalagang ina. Dumaan ang ilang mga araw at daladala ko pa rin ang pagkakalungkot ko sa mga nangyari sa buhay ko. Minsan nga ay napapatanong ako sa langit na kung bakit kailangang mangyari sa akin to. Sinabi ko na rin sa sarili ko na kailangan na niyang malaman ni Andre at bahala na kung ano ang mangyari. Ang importante ay maging tapat ako kay Andre para matapos na ang pag-aalala ko. Kaya nang siya na ang nagpatawag ulit ay sinabi ko na sa kanya na malabo na kaming magkabalikan at kahit kailan ay hindi na mangyayari yon. Nagulat si Andre kung bakit ko nasabi ang mga salitang iyon. Gusto niyang malaman bakit bigla akong nagbago, samantalang noong mga naunang tawag niya ay naging maayos naman ang aming pag-uusap. Nabuhayan pa nga siya ng loob na posible pang matupad ang mga pangarap namin na magkasama. Sinabi ko na rin ang buong detalye sa kanya. Sinabi niya na bakit daw ako pumayag ng ganon ang mangyari sa akin. Ang sinagot ko na lang sa kanya ay mas mabuti ng ganon kesa makasal ako sa taong alam kong hindi ako masyadong mahal. Naramdaman ko ang lungkot at bigat sa mga sinabi ko sa kanya, ang mga pag-iyak niya sa mga nalaman niya. Ganon din, Papa Dudot, ay napaiyak na lang ako habang nagsasabi ng mga nangyari sa akin noong panahong nagkahiwalay kami. Kahit na ilang beses kong tanungin ang sarili ko, malaki ang naging pagkakamali ko sa pagpili kong makipagrelasyon kay Limuel habang ang nasa isip ko pa rin ay si Andre. Mahirap dayain ang totoong nararamdaman.
Kaya pala sa tuwing may mga pagkakataon na masaya kami ni Lemuel, ay palaging pumapasok sa isipan ko si Andre. Siya sana ang kasama ko sa mga masasayang nangyayari sa buhay ko. Papa Dudot, matapos kong ipagtapat ang lahat ay hindi na nakapagsalita pa si Andre sa mga narinig niya. Kaya nagpaalam na lang ako sa kanya at humingi ng tawad. Maluwag na sa damdamin ko na tanggapin ang resulta ng sinapit ng aking mga naging desisyon. Lagi ko pa nga sinasabi noon sa tiyan ko na bagamat hindi ko lubusang tanggap ang nangyari sa akin, ay malinaw sa aking isipan na walang kinalaman ang batang dinadala ko sa mali-maling diskarte ko sa buhay. Isang buwan din ang lumipas pagkatapos ng huli naming usapan ni Andre. Isang buwan na rin na hindi ako nagpapakita kay Lemuel. Naging mag-isa akong harapin ng buhay at ang tangi kong sinasandalan ay ang Diyos na huwag pa rin akong pabayaan sa aking sitwasyon. Hindi rin nagtagal ay tumawag ulit sa akin si Lemuel at nag-aayang magkita kami. Pumayag naman ako na makipagkita. Nagkumustahan at nagwo-worry daw siya sa akin. Baka kung ano raw ang mangyari sa akin, lalo na't nagdadalang tao na ako. Ramdam ko na naawa siya sa akin dahil sa ginawa namin at alam ko na mahal ako ni Lemuel, kaya kahit papaano ay andon ang concern niya sa akin. At bago kami magkahiwalay, ay inabot niya sa akin ang isang sobre na naglalaman ng pera. Nagulat ako nang makuha ko. Munti ko pang ibalik sa kanya. Ayoko talagang tanggapin pero pinilit niya ako para daw sa akin yon at kakailanganin ko ang perang iyon balang araw. Pero gusto kong makita niyang matapang ako sa naging desisyon ko at di ko kailangan ng pera. Alam kong nakokonsensya siya sa mga nangyari sa akin kaya niya ako binigyan ng pera. Pero pinabulaanan niya ito. Alam naman niya kasi ang kalagayan ko sa buhay na hindi kalakihan ng kita ko sa aking trabaho. At wala rin namang trabaho ang aking mga magulang. Kaya bilang ilang buwan na lang din ay manganak na ako, kaya pinilit niya akong tanggapin ang pera. Sa kabila noon ay nanlilit ako sa aking sarili, Papa Dudot. Pakiramdam ko tuloy ay isa akong bayarang babae na pagkatapos gamitin ay babayaran. Kahit alam ko na hindi naman ganon ang tingin niya sa akin. Kaya sa pagalis ko muli sa bahay ni Lemuel ay dala ko ang perang iniwan niya. Yun na rin ang naging huling pagkikita namin. Sa kabilang banda naman ay hindi ko inaasahan na muli kaming magkakausap ni Andre. Nagulat ako sa pagtawag niya at sa pangungumusta niya na parang hindi ko siya nasaktan sa huli naming pag-uusap. Nangumusta at nagbakwento kung ano daw ba ang itsura ko ngayong malaki na ang tiyan ko. Parang naging sabik siya na akala mo ay siya ang ama ng aking dinadala. Isa rin sa dahilan ng kanyang pagtawag ay ibabalita niya sa akin na uuwi na raw siya at nais niya akong makita. Kahit ano pa man ang aking kondisyon. Isang linggo lang ang lumipas at umuwi na siya ng Pilipinas. Tumawag pa siya sa akin para sabihin na nakarating na siya ng ligtas at nais niya akong puntahan agad. Nagulat ako pagkalabas ko habang nagtatanong siya sa akin sa telepono kung saan daw banda at ano ang palatandaan ng bahay namin ay nakita ko siya na papalapit sa akin habang siya'y naglalakad na hawak niya ang telepono. Nakita niya ako na parang hindi ko alam kung mandidiri ba siya sa akin o maaawa. Alam kong ginusto niyang makita ako ng harapan para tuluyan na niyang matanggap na hindi isang panaginip ang mga narinig niya sa akin. Pinapasok ko siya sa bahay namin at nakita pa nga siya ng Nanay Sheila at Tatay Boy. Pinapasok din siya at iniwan na rin kami agad para makapag-usap. Inabot niya sa akin ang mga pasalubong niyang imported. Habang isa-isa niyang inaabot ay may mga kwento pa siya kung paano pa niya binili ang mga pasalubong niya. At dahil papasok na rin ako ng trabaho noon ay sabay na rin kaming lumabas habang siya ay pauwi. Ako naman ay papasok ng trabaho. Akala ko'y doon matatapos ang aming pagkikita pero mali ako, Papa Dudot. Sinamahan niya ako sa aking trabaho dahil hindi niya kayang pabayaan ako na mag-isa sa kalagayang kong malaki na rin ang tiyan ko. 4 na buwan na lang ay manganganak na ako. Ilang araw din niya akong hinahatid sa trabaho ko at madalas na rin kaming nagkikita, marami kaming napag-usapan. At isa na rito ang mga pangarap namin noon. Dahil sa madalas naming pagkikita at kahit alam ko na masakit para sa kanya ang makita akong malaki ang tiyan ko at nahihirapan ay pinili pa rin niyang samahan ako kahit sa aking pagpapacheck up sa doktor.
Kaya lang ay ingat na ingat kami pag magkasama. Ayoko kasing may makakita sa amin na mga kakilala namin noon at mabigla na lang sila na malaki na ang tiyan ko at maibalita sa mga magulang ni Andre. Naging palihim ang aming pagkikita sa kanyang pamilya at mga iba pang kaibigan na nakakakilala sa amin. Ayoko kasi na mapag-usapan pa ang aking kalagayan at kahihiyan. Dumating din sa punto na gusto niya akong ipamili ng mga pangangailangan ko sa aking pagbubuntis at mga gamit ng baby. Pero Papa Dudot, tinanggihan ko ang mga offer niya kahit na pati pambayad sa ospital ay tinanggihan ko. Kahit na ang bukang bibig niya ay inipon niya ang perang yon para sa amin talaga, para sa pangpapakasal namin. Natuwa naman ako sa mga narinig ko. Ang sarap pakinggan, lalo na kung talagang mangyayari ang mga bagay na yon. Kung pwede lang ay huwag nang magising sa isang panaginip. Dumating sa punto na 7 buwan na ang akin dinadala at malapit ko nang malaman kung ano ang magiging baby ko, kaya etong si Andre sobrang excited na maghanap na raw kami ng ipapangalan sa baby ko. Lagi niyang hinahawakan ng tiyan ko kahit hindi ko alam kung ano ang pumapasok sa isip niya sa tuwing hahawakan niya ang tiyan ko. Kaya lang ay dumating ang araw na nag-away na kaming dalawa kahit wala namang kaming relasyon eh nagtatalo na naman kami na parang kami na ulit. Kaya simula ng pagkatalo namin ilang araw din kaming hindi nagkita at nag-usap. Isang linggo ang lumipas at schedule ko na para magpa-laboratory at magpa-ultrasound. Mag-isa akong hinaharap ang mga araw habang malaki na ang tiyan ko. Ang tanging baong ko lang ay lakas ng loob at panalangin. Malungkot ako sa mga nagdaang mga araw. Dahil yung takot na nararamdaman ko na ako na lang mag-isa ang haharap sa mga resulta ng aking buhay, mahirap din pala pag nakasanayan mo na may nag-aasikaso sa'yo. Tapos ay biglang nawala, napakahirap. Daig ko pa ang kriminal sa pagtatago ko sa mga taong pwedeng makakilala sa amin. Dahil hindi pwedeng akong magpakalat-kalat sa mga taong makakakilala sa amin dahil baka isumbong si Andre sa magulang niya tungkol sa akin. Hindi kasi alam na magulang niya na ganon ang ginagawa niya. Dumating sa punto na may nakasakay kami na nakakilala sa aming dalawa at laking gulat na lang namin nang batiin kami. Sabay tanong kung kailan daw dumating si Andre at buntis daw kaagad ako. Hindi nakasagot si Andre, kaya noong makababa na kami ng sinasakyan namin at wala na ang taong nakakilala sa amin, kinausap ko na siya at sinabi kong alam kong nahihirapan na siya. Kaya mas mainam na lang na ipagpatuloy na lang niya ang buhay na meron siya bilang binata. Huwag na siyang magsayang ng oras niya sa akin na isang disgrasyada. Nasabi ko rin sa kanya na wala naman siyang responsibilidad sa akin dahil hindi naman siya ang may kasalanan sa nangyari. Sa totoo lang Papa Dudot ay masakit para sa akin ang ginawang pagtanggi ni Andre o kung papaano niya ipapaliwanag sa iba na nabuntis ako ng ibang lalaki. At ayaw kong nahihirapan siya. At ayokong isumbat ng mga magulang niya sa akin na ipapaako ko lang ang responsibilidad ng pagiging ama nang hindi naman siya ang may kasalanan. At dahil sa pagtatalo namin ni Andre noong araw na iyon, yun na rin ang dahilan para hindi na siya magpakita sa akin. Ako naman tong umaasa pa rin na babalikan niya. Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudot. Lagi na lang akong nakabigte sa isang sitwasyon na hindi malaman ang hakbang na gagawin. Mali ba ako sa naging desisyon ko na papasukin siya sa buhay ko? Ako ba ang lalong nagpakomplikado ng sitwasyon ko? Yan ang mga tanong na nasa utak ko ng mga oras na iyon. Isang gabi dumating na lang si Andre sa bahay namin at si Nanay Sheila ang nakapagbukas ng pinto para sa kanya. Wala lang salita si Nanay Sheila sa mga nangyayari pero hindi rin pabor si Nanay Sheila at Tatay Boy sa mga naging desisyon ko sa buhay. Hindi na lamang sila nagsasalita, malaki pa rin ang tiwala ng magulang ko sa akin na alam ko ang aking ginagawa. Humingi ng sorry sa akin si Andre at sinabi niyang magpapakasal na lang kami para matapos na ang pagpapanggap namin at para maging legal ang pag-ako niya sa akin at sa magiging anak ko. Pero hindi ko tinanggap. Sinabi ko sa kanyang hintayin niya muna akong manganak at saka siya magdesisyon kung yun pa rin ang gusto niya. At dahil malalim na ang gabi, ay doon na nagpalipas ng gabi si Andre. Pinayagan naman siya nila Nanay Sheila at Tatay Boy. Dumating na ang araw na nalaman na namin ang kasarian ng baby ko. Nalaman namin na lalaki ang aking magiging anak.
Sobrang excited si Andre nang malaman niya ito. Kaya naman kahit 2 months na lang ay manganganak na ako. Busy na kaming magayos ng mga gamit ng baby. Madalas kaming mag-mall para makapaglakad-lakad ako at hindi daw ako mahirapan sa panganganak. Hindi rin nagtagal ay kabuwanan ko na at malapit na akong manganak. Hindi na rin ako pumasok dahil nagsimula na akong mag-maternity leave sa aking trabaho. Si Andre naman ay nagsisimula na rin mag-stay sa bahay namin dahil nga anytime ay pwede akong manganak na. Nabanggit na rin niya sa akin na nasabi niya sa mga magulang niya ang kalagayan ko kahit hindi na siya pinapayagan na magkita kami ay sinusuway niya ito. Ipinaglaban niya na masamahan ako sa aking sitwasyon. Hanggang sa makaramdam na ako ng pananakit sa aking tiyan at balakang. Kaya naman dali-dali na kaming nagpunta ng ospital. Pagdating sa ospital ay sinabi ng doktor na hindi na ako pwedeng umuwi at doon na ako magstay dahil anytime ng araw na yon ay lalabas na ang baby. Hindi ko mapaliwanag ang sakit na naramdaman ko. Hirap na hirap ako at laking pasasalamat ko na nandoon si Andre para damayan ako. Ilang oras lang ay ipinasok na ako sa delivery room habang naghihintay sina Nanay Sheila at Tatay Boy sa aking paglabas at paglabas ng baby. Nagising na ako at pagkatapos ko makapanganak at pagbaling ko sa aking tagiliran ay nasa tabi ko at nakaupo at natutulog si Andre sa pagbabantay sa akin. Ganon din si Nanay Sheila habang si Tatay Boy naman ay nasa labas at sinisilip na ang kanyang apo. Kinabukasan ay nakauwi na kami sa bahay namin at doon na ako tuluyang nagpahinga. Pagkauwi ng bahay ay nag-usap kami ni Andre na talagang balak niya na pagkaanak ko ay aalis na siya sa buhay namin. Kaya lang nang makita niya ang baby ko sa nursery ay nagbago ang kanyang plano at mananatili na lang siyang samahan kaming mag-ina. Hiniling niya sa akin sa araw na iyon na magkabalikan na kami at isama siya sa buhay na meron ako na kasama namin ang baby ko. Si Angelo, yan ang pinangalan namin sa baby ko kasunod ng pangalan niyang Andre. Dito ay maraming kumontra sa desisyon namin. Kahit ang ate ko ay hindi pabor sa nangyayari dahil hindi raw tunay na ama ni Angelo si Andre. Baka magkaroon daw ng problema pagdating ng araw at mapabayaan lang si Angelo. At alam kong madedihado si Andre sa kanyang pamilya. Sinabihan ko na lang muna siya na huwag nang madaliin ang mga bagay. Pinahihintulutan ko naman siyang makita si Angelo at maging ama-amahan niya. Lumipas ang mga buwan at araw. Nagkakaroon na naman kami ng pagtatalo at dahil attached na siya kay Angelo, pakiramdam niya talaga ay siya ang tatay nito. Kaya madalas na napagtatalo na namin kung dapat ko bang ipaalam kay Limuel na lalaki ang anak ko. Para kay Andre ay hindi na dapat pang malaman ni Limuel ang mga nangyari sa aking anak dahil tama naman si Andre. Inabando na kami ni Limuel. Pero dahil gusto kong malaman pa rin ni Limuel ang tungkol sa anak namin, kaya si Andre ay nag-decide na umalis na lang katulad ng dati na hindi nagpapaalam. Ilang buwan din kaming hindi nagkausap ni Andre. Siguro ay na-realize na ni Andre na iba ang buhay ko at malamang ay napapagod na siyang ipaglaban ang nararamdaman niya para sa aming mag-ina. Kaya naging matapang ako para sa anak ko na si Angelo. Mas mahalaga pa rin sa akin ang kapakanan ng aking anak at dahil isa na akong nanay, masuunahin ko na lang na pangalagaan ng aking anak kesa sa pangangailangan kong pangsarili. Habang nag-enjoy ako sa pag-aalaga ko sa anak ko ay hindi ko inaasahang tatawag muli sa akin si Gian. Nangungumusta at laking gulat din niya nang malaman niya ang nangyari sa akin at gusto rin niya akong makita. Pagbalik niya ng Pilipinas. Natuwa naman ako na kahit naging isang nanay na ako, ay may mga tao pa rin hindi nagbabago sa kanilang pagtingin sa akin, na hindi ako hinuhusgahan. Ilang buwan na rin at nakita kong lumalaki na si Angelo, nagsubok akong magpadala ng email kay Limuel at kumustahin siya. Laki ng gulat ko nang siya'y sumagot at niyayang magkita kaming dalawa, kaya nagayos ako ng aking sarili at nakipagkita kay Limuel. Masaya naman siyang makita niya ako na wala naman daw akong halos pinagbago maliban sa tiyan ko na lumaki pagkatapos kong makapanganak. Ipinakita ko sa kanya ang picture ng aming anak na si Angelo, natuwa siya at naiyak. Nasundan pa ang pagkikita namin ni Limuel kasama ang aming anak. Para kaming masayang pamilya kapag magkakasama pero sa kabilang banda ay naiisip ko pa rin kung kumusta na ba si Andre. Sadya ba talagang nakalimutan na niya kami? Bakit iniisip ko pa rin siya?
Ayoko namang maging unfair sa kanya kaya hinayaan ko na lang ang naging pasya ni Andre noong mag-usap kami bago siya tuluyang umalis ng bahay. Samantalang si Lemuel naman ay nagbabalak na magsama kami, nagbago daw ang kanyang pananaw sa buhay at gusto kaming makasama at magpakasal. Gusto na rin niya kaming isama sa ibang bansa kung saan doon siya nagtatrabaho at naninirahan na. Kung tatanggapin ko raw na mabuo na kami at makapagsimula ng magkasama. Pero hindi pa rin mawala sa isipan ko ang mga nangyari sa amin noon. Baka ulitin niya ang pagtataboy sa akin kaya hindi ako pumayag sa plano niya. Ang sabi ni Lemuel, bibigyan niya ako ng panahon para ako ay makapag-isip-isip. Hindi rin nagtagal ay umalis na rin ang bansa si Lemuel. Samantalang ako, nananatili pa rin ang aking pag-iisip kung tatanggapin ko ba ang alok niyang magsama kaming muli. Muli kaming nagkita, Papa Dudot, ni Andre. Makalipas ang ilang buwan, malapit na rin kasi mag 1-year-old si Angelo kaya nagbalik si Andre. Nagkumustahan kami at nalaman ko na may karelasyon na siya. Kilala ko din ang naging karelasyon niya. Masakit sa akin na malaman pero wala na akong karapatan pa na mag-react, magalit at lalong-lalo na ang mag-demand dahil ako naman ang unang nanakit sa kanya. Miss na niya si Angelo at nagtapad siya na mas gusto niya sa feeling namin ni Angelo kung hahayaan ko siya at isasama sa pamilyang meron ako. Gusto lang niyang makita na pinaglalaban ko ang pagmamahal ko para sa kanya. Ang hirap ng sitwasyon ko, Papa Dudot. Gusto ko siyang ipaglaban pero hindi naman siya ang tatay ng anak ko. Si Lemuel naman ay wala sa mga panahong kinakailangan ko. Bakit kailangan kong mamili kung sino sa kanila? Hindi ko alam, Papa Dudot, kung sino ang dapat kong piliin. Kaya naiwan akong nag-iisip kung ano ba ang dapat kong maging pasya sa nangyari sa buhay ko. Ayaw ko nang magkamali pang muli. Papa Dudot, ang tangi ko lang namang hangad ay magkaroon ng maayos na pamilya. Pero paano ko ito haharapin kung nahihirapan na akong magtiwala sa mga lalaki? Mas gusto ko na lang na mag-focus sa pagpapalaki ng aking anak at kung sino man ang makapaghihintay sa akin na maging handa ako sa pag-aasawa, saka na lang ako mamimili sa kanilang dalawa kung sino ang karapat-dapat. Pero sa ngayon, kami na lang muna ng anak ko ang uunahin ko. Maraming salamat sa iyo, Papa Dudot, sa pagbasa ng aking kwento kahit na naging mahina ako sa mga naging desisyon ko. Sana ay may napulot na aral ang mga tagapakinig mo sa kwento ko at maging matapang na harapin ang buhay nila kahit na walang tatay na umako sa kanilang mga anak. Ang inyong kabarangay, Maria. Maraming salamat sa iyo, Maria, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Tama ka, hindi ka kailangan magmadali. Pwede kang mag-focus muna sa pagpapalaki ng iyong anak at kung handa ng iyong puso sa pag-welcome ng mga taong nagmamahal sa iyo, saka ay doon ka mamili. Pero don't forget, ha, be careful sa iyong pagpili. Lagi mong iisipin, kailangan mahal ka nito at mahal ang iyong anak. Yon ang pinaka-importante para hindi na muling maulit pa ang naging trauma mo sa pag-iwan sa iyo ni Lemuel. Para sa inyo mga komento, mga kabarangay, maaari po kayo mag-post sa ating pong Facebook account, www.facebook.com/barangaylovestoriesmanila. O kaya naman po mga kapuso, ay mag-text sa inyong Papa Dudot. Text Papa Dudot space on ang inyong mensahe at ipadala sa 4627. Follow me on Twitter at Papa Dudot. PAPADUDUT. Para sa inyong mga istorya, magpadala po sa bls971@yahoo.com o kaya naman po ay sa ating Facebook account, Barangay Love Stories. Hanggang sa muli mga kabarangay, ako po si Papa Dudot sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1.